guys, good morning guys. Guys, ngayon guys, dito ako sa room ko at papakita ko sa inyo guys kung ano yung ginagawa ko pagkagising ko. Kasi guys, ito yung routine ko every morning. Inom ako ng gamot ko, tapos magre-ready ako for the whole day. Kaya lang guys, hindi ako talaga guys makaumpisa ng aking gagawin kung hindi ako makapag gawa ng ano ko sa room ko muna. Kasi ginagawa ko guys, inaayos ko muna yung kama ko, I watch sa TV, nanonood ako ng TV sa umaga. Ngayon guys, pinapanood ko guys yung ating show dyan guys sa TV. Pinapanood ko guys yung ating live sa yung Grand LS natin guys. Yan, pinapanood ko siya guys sa TV. Yan. Kasi it's iba po guys ang revenue kapag sa TV mo siya pinapanood. Kaya yan guys, panood ako niyan habang ako'y nag-aayos ng aking kama. At samahan niyo ako guys, okay? Mahirap kaya ang magpalit ng mga sheets, kaya titignan niyo ko paano ko gagawin, okay? Yan ang aking room. Pakita ko sa kayo yung aking room na tinutulugan tuwing gabi. Ngayon guys, ito magpapalit lang ako guys ng mga kumot, tsaka ito kasi guys, nilalagay ko to sa ilalim kasi ngayon guys winter na siya. Nilalagay ko ito siya sa ano, sa ilalim ng hinihigaan kasi parang, ay sorry guys, makita ko lang sa inyo, wala na akong sikreto talaga sa inyo. Tapos guys, may heater itong kama na to para pag malamig na malamig talaga siya, mayroon siyang heater. Ayan guys, may heater siya. Yan yung heater na yan, tinuturn on yan sa gabi. Yan o. Yan, kapag red na yan, yan, kaya iinit na yung buong kama, meron na yan doon sa kabila. Yan. Kasi pag winter dito guys, napakalamig siya. Napakalamig siyang, matulog. Kaya ito ngayon, papalitan ko to guys, yung aking mga punda. Papalitan ko yung mga punda ko. Kasi gusto ko, ano, nagpapalit pa ko guys ng aking unan guys, once a week. Once a week ako guys, nagpapalit ng aking punda. Kasi ano lalo na kapag may sakit ka guys, kailangan it's hygienically, ano ka talaga. Yung malinis ang ano, malinis ang paligid, malinis ang hinihigaan mo, malinis ang pati ka kinakain ko guys, talaga siyang tikapatayin ko tong ano, alisin ko lang yung ano ng sound dito sa TV kasi naririnig niyo dyan guys, hindi pa ako guys, alam mo guys, hindi pa ako nakaligo, nakapajama pa ako, ito yung pantulog ko kagabi kasi malamig siya, Canada. Ngayon ayan. Ito sa tabi ng kama namin, mayroong lampshade. Maglilinis ako guys mamaya pagkatapos nito. Maglilinis ako. Ayan. Tapos yung aking ito, palitan ko rin ito. Guys, saka yung punda ko guys, dalawang punda siya. Kasi alam mo naman minsan, ayan. Ito guys, punda. Unan ito guys ang asawa ko. Yan. Maganda ito guys, maano siya. Talagang malambot siya. Ano ito tamper. Pag binili mo to guys, isang ganito lang siya is $250 itong isa na to. Kaya ano siya, talagang nagmumold yung ano mo, yung ulo mo sa unan. Ito sa asawa ko to. Yung sa akin guys, iba namang klase. Ang
pareho kami ng brand ng ano, ng pun, ng unan. Kaya lang sa akin siya, ano siya, bil, ano siya parang bilog siya, pero maganda rin siya kasi naghigaan mo ito, guys, nagbumold yung ulo mo sa unan. Yan, yan yung sa akin. Tapos ito, palagi naman talaga namin nilalagyan dyan kasi minsan, abang mo yung ulo natin, minsan nag-a-adjust ka doon, guys, sa dulo, minsan uumpog ka rito, kaya nilalagyan namin siya nito. Ito kahit na, kahit na hindi ko na ito siguro palitan, kasi nakalagay lang naman siya dyan eh, sa ulo. Ngayon, ito, kailangan ko talaga siyang palitan. Yan, palitan ko siya. Yan, marami na. Tapos, ito guys, ito yung bed sheets namin. Ngayon, ano yan siya? Yung nagmumold din siya guys sa katawan. Ito. Kaya ang gagawin ko nito guys, lalabhan ko ito. Lalabhan ko rin siya. Mahirap pala itong anhin. Alisin ko yung ano. Ayan. Nalalabhan din ito siya guys eh. Kasi pag hindi mo ito siya guys nilabhan, magkakaroon siya ng ano ba ito? Papasukan siya ng mga bakterya. Kaya ako, naglalaba ako talaga nito. Ito naman, nilalabhan ko lang ito siya guys, mga once a month. Once a month ko ito siya nilalabhan. Kasi minsan, lalo na kapag summer guys, kapag summer, siyempre pinapawisan tayo, di ba? Kaya ang ginagawa ko, sa winter, bago siya talagang taglamig, pinapalitan ko siya kasi ngayon, ano na siya ngayon, eh, winter na siya. Kaya kailangan siyang palitan para, yan guys, yan. Yan sa baba na yan guys, yan yung heater. Heater yan sa baba na yan eh. Para ano, tapos ang gagawin ko nito guys, baliktarin ko siya. Ano ito siya eh, malambot din siya. Pero babaliktarin ko siya para mag-iba na naman ang mahirap kaya guys, araw pagkatapos minsan nito guys, hingal na ako. Nakakapagod siya. Kahit na magpalit lang ng bed sheets. Ang bigat kaya nito, yung sa taas na to. Yan. Yan. Tapos, habang nilalabhan ko yan, lalagyan ko lang muna siya ng ibang ano sa taas. Diba guys, ang hirap, diba? Ang hirap kaya. Yan. Kailangan nito guys sa taas kasi pag direct katulad sa heater, kasi yung ilalim ito guys, heater yan siya, may kuryente yan. Nag-iinit. Kaya nilalagay namin yan sa taas. Tamo guys. Hinihingal na ako guys. Yun po lang guys ang gawa ko guys. Kaya sabi ko sa inyo, mahirap din ang ano, ang mga nagtatrabaho sa may bahay. Katulad yun, yung mga nagdo-domestic helper. Naalala ko noon guys, yung nasa Hong Kong pa ako. Hinihingal ako talaga guys. Mahirap ano. Ngayon ilalagay ko ito. Ito guys sa Hong Kong. Ginawa ko ito guys ng 10 years. 10 years guys na. Siyempre nagpa part time ka ng trabaho, diba? Mahirap ang ano, kahit isang kwarto lang ha. Ito pala nga. Sabagay noon bata pa ako. Ngayon kasi 64 years old na ako guys. Tapos may sakit pa, diba? Kaya napakahirap din na ano, napakahirap na gawin.
Lalo na dito guys, sa Australia, wala naman ditong katulong. O, diba? Ito guys, ilalagay ko ito sa taas. Habang nilalabhan ko yung cover. Yung cover nito, lalabhan ko muna. Tapos, ito muna ilagay ko. Tapos, next, sa weekend, kapag nalabhan ko na yan, weekend pa nagpalit uli ako, ibabalik ko na uli siya. Pero sa ngayon, ito muna ilalagay ko. Para hindi siya madumihan yung ano. Kasi just in case ba guys, diba ang hirap yan. Yan, lagay ko yan dyan. Yan. Tapos, kukuha ako gaya ng cover ulit dyan. Pagod. Ito ngayon ang ilalagay ko gaya, guys, kasi winter ngayon guys, flannel. Parang flannel siya na nakaka-absorb, hindi siya nag-absorb ng malamig. Ito ilalagay ko na nagko-cover ng ano dito sa taas. Whew! Ang hirap guys. Kaya hirap pa yan ang trabaho ng mga housewife. Diba? Lalo na dito sa ibang bansa dahil wala naman tayong katulong. Oh, yan. Yan, pagkatapos ko nito guys, pwede ko nang trabahuin yung iba kong trabaho. Kasi malinis na yung kwarto ko. At, ay. Pakita ko lang sa inyo kasi, kung, ano yung guys, pwede rin ito sa mga, yung gusto mo magtrabaho. Ganito guys, ang paggawa mo ng bedding sa mga amo mo o kaya sa sarili mo mismo bahay. Kasi guys, ako expert na ako nito eh. Siyempre, nagtatrabaho ako dati. Kaya siyempre, gagamitin mo rin sa sarili mong pamamahay, di ba? Yan. Yan guys. Tsaka kung sino gusto dyan, oh, gusto mag-aral, mag-ano kapag nagtrabaho na kayo sa ibang bansa. O di ba? Mag-domestic kayo, ganito guys ang gagawin. Kahit sa Pilipinas ako guys, yung bahay ko sa Pilipinas, ganito rin siya. Yung bahay ko guys sa San Carlos, meron akong 6 bedrooms. A four bedroom in the main house. Bawat kwarto guys, meron ganito rin siya, tapos may aircon. Kaya kailangan mo rin siyang mag-ayos ng ganito. At least sa Pilipinas, may katulong ka. Tapos ito guys, sa taas, okay? Saka guys, kapag nag-ano kayo ng bed sheets, nasa ilalim ang may printed. Ang purpose niyan guys, ano ko sa inyo, kaya yan siya baliktad. Kaya yan siya baliktad kasi pag pinold natin mamaya, ganyan siya. Sana yung ano. O diba? Kaya ang gagawin mo guys, unahin mo muna yung sa ilalim. Dito sa ilalim,
para ma-tuck in. Ito guys, oh. Ayan sa ilalim. Para ma-tuck in natin ang kumot dito sa may paanan. Ito sa may paa ba? O, diba? Kailangan dito siya sa may paa. Kailangan nakatuck in siya. Tsaka kailangan even. Kailangan guys, even din siya. Yung kung gaano kalaki dito sa kabila. Diyan sa kabila, kung gaano kalaki dyan, ganun din siya dito, akalaki. Okay? Yan. Tapos, itatuck in ko yan guys, dito. Tatuck in ko siya. Tapos, dito sa tagiliran, kailangan meron siyang i-ano mo siya, tapos i-tuck in mo rin yung sa ilalim. Yan. Diba? Tapos, doon sa kabila, ganun din. Tuck in mo rin siya. Yan. Tuck in mo rin siya. Oh. Tapos, punta ka na dito sa taas. I-ano mo na yan siya. Yan. O, diba? Parang hotel din to guys eh. Kapag sa hotel guys, ganito rin ang gagawin mo. Kapag nagtatrabaho ka sa guys sa hotel, ganito rin ang ginagawa. Kaya lang sa hotel naman, minsan dalawa kayo gumagawa nito eh. Para mabilis yung isa doon sa kabila, yung isa dito sa kabila. Yan. O, diba? Ngayon guys, ilalagay ko na yung ilalagay ko na guys yung donor. Yung donor, dito yan guys sa taas. Yan yung donor. Nakaano na yan siya. Mayroong cover na yung donor eh. Nalis ko na yung nakataas na ano. Tapos ito yung donor. Ito sa taas guys. Yan. Kasi winter ngayon, kaya makapal-kapal siya. Kapag yung malamig na malamig talaga guys, dinadagdagan ko pa yan sa taas. Yan. Diba? Mahirap din siya. Yan. Yan, dyan siya sa taas. Tapos, ito guys, diba sabi ko sa inyo kanina, kailangan siya baliktad. Ayan. Para, pag pinold mo siya, nasa taas yung maganda. Diba? Yan. Okay. Tapos ang gagawin ko guys, lalagyan ko pa siya ng cover sa taas. Yan. Tapos ilagay ko to guys sa pinakataas siya. Papadagdag din ito guys ng ano ng nakapag malamig at least 'di ba? Pag malamig siya nakakadagdag din siya ng init. Tapos ito, lagay ko siya sa loob. Para hirap guys no, hirap talaga siya kapag ano yan
na siya.